Hi! Welcome sa Movie Recap Tagalog. Ang isang batang babae na nagngangalang Jenny ang nanonood ng isang romantikong pelikula, ngunit nasasabik habang nanonood ng pelikula, kaya ginamit niya ang vibrator sa pribadong bahagi, ngunit dumating sa kanyang silid ang lahat ng membro ng kanyang pamilya na may dalang cake, dahil karawan niya ngayon. Hinila ng kanyang aso ang kumot ni Jenny, na kung saan ang vibrator ay lumabas at nahulog sa cake. Dahil dito ay nalaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang ginawa na kung saan sila ay labis na nabalisa. Kinabukasan ay pumasok si Jenny sa paaralan at nakita ang isang kaibigan na nagngangalang Ricky na may gusto sa kanya. Pilit niyang pinapabilib si Jenny pero mabuting kaibigan lang ang tingin nito sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakita sa paaralan ang isang napakagwapong lalaki na nagngangalang Jack na ang kasintahang si Priscilla na nakipaghiwalay sa kanya kaya si Jack ay labis na nabalisa. Nang dumating ang kanyang mga kaibigan, sinabi sa kanya na napakaganda ni Priscilla. Sa pagkakataong ito ay siya rin ang magiging prom queen ng paaralan, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Jack dahil ang sabi niya ay maganda lang daw si Priscilla dahil sa sobrang makeup at sa tulong ng makeup kahit sinong babae ay maaaring maging prom queen. Nang marinig ito ng kanyang mga kaibigan, binatukan nila si Jack at nakipagpustahan na kailangan niyang gawing prom queen ang pinakabobo na babae sa school. Nang dumaan si Jenny sa harap nila, ay pinili ng kaibigan ni Jack si Jenny na maging prom queen dahil concerned lang si Jenny sa kanyang pag-aaral at hindi gaanong nakikipag-usap sa sinuman sa paaralan. Dahil dito, wala siyang maraming kaibigan. Nang makita si Jenny, sinabi ni Jack na walang makakagawa sa kanya bilang prom queen, ngunit ginagawa niya ito upang manalo sa taya. Pagkatapos nito ay kinausap ni Jack si Jenny sa oras ng tanghalian upang mapabilib siya at anyayahan siyang makipag-date. Ngunit kakaiba si Jenny na dapat siyang yayain ni Jack sa isang direktang petsa, kaya naman tumanggi siya. Kinabukasan ay kumanta ng kanta si Jack sa harap ng lahat para mapabilib muli si Jenny, ngunit dahil sa kanta ay iniisip ng lahat na nagbibigay ng babala si Jack kay Jenny. Dahil sinabing may baril si Jenny, lahat ay tumakbo doon. Pagkatapos nito ay dumating ang mga pulis at inaresto si Jenny. Pagkatapos ng susunod na araw, nakita namin si Jenny na pupunta sa bahay ni Jack upang patahimikin siya. Dapat niyang ihinto ang pagsunod sa kanya ni Jack na naghubad sa kanyang harapan upang mapabilib siya muli, ngunit sa halip na mapahanga ay lumayo siya na galit. Kinabukasan, dumating si Jack sa bahay ni Jenny kasama ang kanyang kapatid na babae upang dalhin siya sa isang party. Naghahanda ang kapatid ni Jack na dalhin siya sa party at nang pumunta si Jenny sa party kasama si Jack ay nagulat ang lahat nang makita siya dahil napakaganda niya. Ngunit ang dating kasintahan ni Jack na si Priscilla ay lumapit kay Jenny at pinagtatawanan siya. Kaya, masama ang pakiramdam ni Jenny at umalis doon na umiiyak. Paulit-ulit na tinatali ni Jack upang mapabilib siya, ngunit nabigo sa bawat oras. Kinabukasan, ipinaalala muli ng kaibigan ni Jack kay Jack ang kanilang pustahan, kaya't nilapitan muli ni Jack si Jenny at hiniling na ilakad siya sa prom night. Kaya, sa pagkakataong ito, pumayag siyang sumama sa kanya. Kinabukasan ay may laban ng football sa paaralan. Si Jack ay manlalaro din ng football. Ngunit dahil sa kanyang pagkakamali ay nasuspinde siya sa koponan. Ngayon, dahil sa pinsala sa ilang mga manlalaro ng koponan ni Jack, pinayagan ng coach si Jack na maglaro, ngunit natalo ang kanilang koponan sa laban dahil sa pagkakamali ni Jack. Dahil dito, nagalit ang kanyang kaibigan at sinabi na sasabihin ang buong katotohanan kay Jenny. Pagkatapos ay lumapit si Jenny kay Jack upang i-motivate siya, ngunit dito ay si Jack mismo ang nagsasabi kay Janine ng buong katotohanan tungkol sa pustahan nilang magkakaibigan. Nang marinig ito ni Jenny, labis siyang nalungkot at umalis doon. Ngayon, pareho silang hindi nagkikita ng matagal. Namiss nila ang isa't isa dahil sa panahong ito ay nagkagusto na sila sa isa't isa. Ngayon ay prom night na nila na kung saan pupunta si Jenny kasama ang kaibigan ni Jack at sumama din si Jack sa kapatid niya. Nang magsimula silang sumayaw doon, hinalikan si Jack ng kanyang kapatid sa gitna ng sayaw. Masama ang pakiramdam nang makita ito ni Jenny at galit na umalis sa lugar. Samantala ang principal ay dumating at ibinalita ang prom queen at prom king. Nakuha ni Jack ang prom king ngayong taon at ang prom queens ay ang dalawang kambal na babae, kaya naman nang hinanap ni Jack si Jenny ay hindi niya ito nakita. Pagkatapos ay nalaman ni Jack na pumunta si Jenny sa isang hotel para makipag-tour Jack sa kanyang kaibigan. Ngayon ay sinabi na rin ni Ricky kay Jack na gusto rin niya si Jenny. Ngayon silang dalawa ay pumupunta upang pigilan siya, ngunit si Jack ay umabot doon at tumingin sa silid at ang kanyang kaibigan ay nagiging intimate kay Priscilla at hindi kay Jenny. Dito ay sinabi niya na pumunta si Jenny sa kanyang tahanan, kaya ngayon ay pumunta si Jack sa kanyang bahay, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ay umalis sa airport upang pumunta sa Paris. Pumunta si Jack sa airport para pigilan siya. Pumunta rin si Ricky, ngunit naaksidente siya sa daan.
Ngayon ay nakarating na si Jack sa paliparan at pinigilan siya sa pamamagitan ng pagbato sa isang football nang makita siya at sinabi na talagang mahal niya ito. Pagkarinig nito ay kinansela ni Jenny ang pagpunta sa Paris at pareho silang nagsimulang maghalikan at dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.